Anong balangkas ng ama na di kayang panindigan niya? Anong salita niya na di mapapatupad niya? Anong nasa niyang di tutupdin niya? Anong makahahadlang sa kanya? Wala kahit na sino pa. Kaya't kung sa kanya lamang ganap magtitiwala ang sino mang anak niya, di nga ba't makakamta nila? Tunay na galak sa puso nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nang dahil sa pagmamahal at kabutihan ng ama, wala siyang nasa ni anuman sa mga anak niya, maliban ang lumapit at sa kanya'y mangunyapit, magtiwalang gunap at lubos na manalig. Kung papaano ang ganap na pananalig at pagtitiwalang tapat, ikaw na kanyang anak, ikaw ang makadarama ng lahat. Kung papaano siya sa iyo'y kumilos at tumupad bilang tunay na ama mong marapat. Sapagkat kung papaano siya sa iyo'y tumutupad, mapapatotohanan niyang siya'y iba sa lahat. At kung papaano niya ito ginagawa, walang ibang may panukala maliban siyang may batid sa lahat. At siyaon ang pawang katotohanan, kung mababatid nga lamang ng lahat ang kanyang kadakilaan, di sinsanay wala nang matatakot mag-aalala sa kanilang buhay. Sapagkat batid ng lahat na ama ang may galak na tanging siya ang may magpapatupad sa lahat. May galak na may bibigay, mapapatupad niya ang marapat. Kaya't ang sinumang sa kanya'y tapat na tumanggap, puso nila'y napag-aalab. Napag-aalab sa pagmamahal, napag-aalab sa pag-asa, napag-aalab sa pagtitiwala, napag-aalab sa pananalig, napag-aalab sa pagtanggap, sapagkat siya ang tunay na sapat na higit sa lahat. Kapag siya ang iyong tinanggap, sapat-sapat na sa iyo, sapagkat ang kanyang magagawa'y hindi magagawa ng kahit na sino. Kaya naman kapag pinagtiwalaan mo siya, sapat na ang kapangyarihan niya para may gawin siyang kaiba sa iyo. Nak, kung hindi mo nga kayang liripin, sadyang mahihiwagaan ka, sapagkat siyaon siya mahiwaga kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't mula kay Joel, gayon may wika ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako, laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaring lingapin kayo ni Yahweh at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan siya ng haing butil at ala. Tawagin ninyo mga tao para sa isang banal na pagtitipon.
sapagkat siya ang katotohanan, siya ang lahat, siya ang buhay. At kapag tinanggap mo siya, ay mapapangalas niya sa iyo kung sino siya at ano siya. Sa una'y wala kang kabatiran, ni wala kang karunungan kung paano at sino nga siya. Ngunit nang tanggapin mo siya sa puso mo at tigibin mo ng pag-asa ito, napapabatid niya na ang marapat sa iyo, anak niyang minamahal sa tuwina. Kaya't ang wika niya, alalahanin niyo ako sa tipan ko, anak. Kapag nalulumbay kayo, kapag nagagalit kayo, kapag naghihinanakit kayo, kapag nawawalay na kayo at ayaw na ninyo't suko na, sapagkat ako ang tipang walang katapat. Ang salita ko'y may buhay, at ang buhay na salita ko siyang magbibigay pag-asa sa inyo, yamang kinilala at tinanggap nyo't napag-aralan nito at ganap sinabuhay nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang inyong kagalakan, sidlan kayo ng tapang kung paano nyo maikakabit sa puso nyo ang tunay na kalasag at puspos ng liwanag. Yaoy walang dilit iba, amang sa inyo'y bumuhay na ganap. Nekaramanayahanam, nekaramanayahanam, nekaramanayahanam. O aking amang dakilang walang kapantay, puspos ka ng hiwaga at kapangyarihan, taglay mo ang lahat noon ngayon at kailanman, at di mapapara. Ikaw ang liwana, ikaw ang lahat, kung paano ang tao'y matututo sa marapat. Kaya't kung sa'yo tatanggap ang lahat, matututunan nila kung paano mabuhay ng dapat at marapat sa iyong pananaw. O aking ama, o aking ama, turo mo ang paraan sa pamamagitan ng iyong espiritu. Yamang inatas mo, tumalima ito. At sa tuwing ika'y nagmamasid, minamasdan mo ang iyong mga anak na tuwirang nasisiyan ka. Habang tumutupad silang tapat sa'yo sa tuwing, o aking ama, o aking ama, ikaw ang tunay na siglat ka na marapat kang tinang lahat. Kaya't ang wika mo't habilin, ilahat na ang dapat. Makilala kang ganap, matanggap kang lubos, masuri ang sayo'y kapangyarihan na di kayang tularan ng sino mang taong may kakayahan. Matalino sa kalupahan, yamang nabilin mo, tumapad ang mga anak mo, at ang bawat isang tumutupad sa'yo'y napapatotohan ang buhay ka. Buhay na buhay at di mamamatay, at kailan may hindi mapapara. Yamang ikaw ang katas-tasan na may alay ng ng liwanag na taglay ng kanilang mga pananaw at maliwanag na kaisipan. Yung sa'yo ay tumanggap at nagliwanag sa pamamagitan ng iyong espiritong inugnay mo't nilakip mo sa bawat pagkatao. O aking ama, kay buti mo, kay dakila at kay waga mo, sa pamamagitan ng iyong espiritu, nataglay ng mga anak mo, nabuksan at pumilang.
kilala sa iyo, o aking Ama, kay buti mo makamtan nawa sa lahat ng mga anak mong minamahal, pina at matutupad, magaganap lamang ito. Yamang totoo ang wika mo at walang pagkabula, lahat ng sayo maghahanap. Masusumpungan kang ganap, ang may pandinig sa kanila ay makarinig, ang may matay magliwanag, pagkat sila'y iyo binuksan na ganap. At ang sarado pakisuyo ko sa'yo't habagat awa mo, ang siyang patuloy na sa kanila'y ialay at huwag mapaparam. Nekaramene ya ana. Buhay bang Ama? Kung minsan ang nais ng Ama'y magnilay at magbulay, sapagkat paano nga bang gagawin ng taong pagdakay umawit siya at aawit ng sisidlan niya ng tono? Kung hindi niya muna ito pag-aralan, baka siya ay mapahiya. Maaring kapag biniba-iba niya, baka lumikwad ang kanyang boses, masintunado. Subalit ano baga ang pinakikita, yaw ng patutoong maaring gamitin katao. At kapag ginamit ka ba'y nasihan ka, natutuwa ka ba? Yaw ng patutoong inaliw ka ng Ama. Kaya't ang sino mang ang Espiritu Santo ang sa kanila'y gumagamit, hindi natitigangan ng galak. Hindi nananaig ang pagdaramdam at hindi nauubusan ang pangunawa, laging handang umunawa at di kumikitid ang unawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang sa inyo'y kasiyahan. Nekaramanayahana. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Maliwanag ang tinuran pa. Pagkatapos nito'y ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Isasaysay ng inyong mga anak ang aking mga salita. Sari-sari ang mapapanaginip ng matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang mga kabataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu pati sa mga lipin, lalaki, babae. Buhay bang Ama? Ay ganda ng pangako ng Ama sa mga Katoliko. As Wednesday, habang ikaw ba'y dinalagyan ng abo sa iyong noo, nasasabi mo sa sariling, ako'y nagmula sa Alabok, magbabalik sa Alabok? Ika'y abo. Ang iyong karumihan, kaputikan, maaring linisin at malinisan? Ngunit nang ikaw ba'y kinukurusan, nasa puso mo ba'y binigay mo ng lahat sa Ama? Pinagkatiwala mo na bang lahat sa Kanya? At nasabi mo sa sarili mo, bakit nga ba titigibin ko pa ng pagdaramdam ang puso ko? At bakit ko nga ba dadayain ng Ama samantalang nababasa niya itong laman ng isip ko at damdamin ko'y tarok niya?
Sabihin ko man sa oras na ito'y nagsisisi po ako, Panginoon ko, ngunit nababasa pa niyang isip kung mayroon pa akong hindi na isusuko. At nararamdaman niya ang puso ko na hindi pa totoo. Sino dinadaya ko? Siya ba o ako? Sarili ko. Naway na pagtanto ng mga tao ang ganito. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramenehana. Kumisan, malilito ka at magugulo ka. Bakit ganyan kaya ang mga tao? Masasabi mo sa sarili mo, sino ang totoo? Kung ako'y hindi totoo, sino ang totoo? At kung ako naman ang totoo, sila'y ano? Di bagat gayan bilang pagkatao? Ngunit, yaan ang patotoong nasa pagkatao. Kaya't ang patotoo na nasa inyo ang Espiritu, wala kayong tanong, kundi pagtitiwala'y gagawin nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. At masasabi sa puso mo, pakakawalan ko na lahat ang dinamarapat na nararamdaman ko, sapagkat kailangang ang manahana ay iisang ama ko. Doon sa pagbabago mo't muling tinanggap mong ganap, kung sinong dapat mong tanggapin, isipan mo'y binabago, nagliliwanag na totoo. At siya unang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Ang wika nga ay bubuksan ko ang durungawang at pakikita ko sa lahat ang aking kapangyarihan. Kung magkagayon at isa kayo sa nabuksan at nadaman nyo ang kapangyarihan ng Ama, anong dapat nyong pag-alinlangan sa kanyang kapangyarihan na magagawa niyang lahat, manalig ka lang kanyang anak. Kung walang nasaktan, sino ang paghihilumin, gagamutin, aaluin? Kaya't kapag tumanggap ka, ikaw na anak niyang nasaktan, maari ka niyang aluin, gamutin, at aliwin. Kung sarado ang diwa mo, paano niya itong gagawin? Kaya't igising mo, anak niyang minamahalang diwa mong sarado, nang matutok at magising ng totoo at magliwanag ang katotohanan sa iyo, siyang magpalayang ganap sa buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sadyang may demonyo, may ama. Kung inalipin ka at pinahintulutan, baka sakaling kaya nangyari yaon, ito ang ipalagay mo. Gusto lamang ng ama, ako'y maging kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya naman ngayong kau anak niyang lumalapit. Tanggapin mo na buong-buo sa puso mo ang nilalapitan mo, hindi tao kundi siya mismo. At ipapadama naman niya kung paano siyang nilapitan mo'y buhay na tinanggap ka, magkaisa kayo, magkasuyo sa tuwina. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenehanam. Ang wika nga, mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Mas mainam pang gisingin ang tulog na tulog at kapag tinapikmot na gulantang ay babangon pagdaka. Ngunit ang nagtutulog-tulugan, kalabitin mo na ng kalabitin, tapikin mo ng tapikin, kunwari di ka nararamdaman. Yaon ang taong paking ang pakiramdam. Mga mahal, paano ito magbabago? Paano ito may tutuwid? Paano ito may tatama? Paano ito tatanggap? Ayaw niya nga. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Saan kayo tutungo kung ayaw niyong makinig? Kung ayaw niyong igising ang katotohanan sa puso niyo'y Ama ang magpapahilom nito, Ama ang magpapalaya nito, Ama ang magbibigay ng galak na totoo. Kaya mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Sumainyo ang kapayapaan.
Nekaramenayahana. Jessica, alam kong nakaririnig ka, anak. Alam kong naunawaan mo, anak, ngunit pinananaig mo ang sarili mo. Panaigin mo ang espiritong pinapapasok ko sa iyo at makalalaya ka sa oras na ito. Walang dapat kahiyaan kundi ang Ama. At walang dapat katakutan kundi gawa niya, sapagkat siya'y nakapapatay ng walang makakasino, makakatantot, makababatid. Makabubuhay din siyang walang makakaalam, kahit na sino pang makapangyarihan. Kaya't sa kanya italaga at ilagak ang buhay, siya ang gaganti sa mga mapangapi. Nekaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't kapag gumawa kayo, iyaong tumpak at tama sa pananaw ng Ama, siya rin ang magbibigay karapatan niyong aliwin at magalak na lubusan. Pag-ingatan ninyo mula kay Mateo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan, ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gantihan ka ng Ama mong nakikita ang kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo o sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Amang hindi mo nakikita, at gagantihin ka ng iyong Amang nakikita ang kabutihang ginagawa mo ng lihim. Mga minamahal, marami yung nagsasabing, maaga akong gumigising para manalangin, Eka, magpunta ako sa gayon, magpunta ako sa ganito. Marami yung nagsasabing, pinaninikluhod kita, Eka, nananalangin ako para sa iyo. Ngunit yun namang nananalangin na yun para sa iyo, gaano katotoong pinakikinggan ng Ama? Paano siyang pakikinggan ng Ama para sa iyo kung ang dalangin mo bilang tao'y wala ka sa matuwid na pananaw ng Ama? Magpakatuwid ka muna at nang pakinggan ng Ama ang dalangin mo para sa Kanya. Kaya kung minsan may panalangin hindi dinirinig, sapagkat yung dinudulog mo ay hindi matuwid. Ngunit kung pares kayong matuwid sa pananaw ng Ama, matitigib kayo ng galak kapwa. At ito ang oras ng panawagan. Kung may dinudulog kayo sa Ama para sa inyong kapwa, sabihin nyo sa kanila magpakatuwid din sila. Sabihin nyo sa kanila ay magpakatapat din sila. Sabihin nyo sa kanila ay magpakatuto rin sila. At sabihin nyo sa kanila, huwag lamang kayo magsakripisyo pati sila. At kung may kapwa kayo, batid niyong matulungin. Huwag basta-basta hahangaan, sapagkat maliwanag ang wika ng Ama. Ang tunay na nagpapalimos ay yung mga wala, kaya nililimusan. Ikaw namang naglilimos, kung kaya mo ito ginagawa, dahil sa iyong mga pangarap.
at nais ipabatid na ikay mabuti't nagpapakabuti sa harap ng kapwa. Ngunit sa pananaw ng Ama at pagsuri niya, wala sa katotohanan ang iyong ginagawa. Bakit? Sapagkat mapapalad ang may pinagsakripisyuhan alang-alang sa kanilang kapwa, natigmak man ang luha ang kanilang mga mata, paparam ito ng Ama. Sapagkat nagawa nila yaon dahil sa Kanya, hindi dahil sa kanilang gusto lamang, kundi dahil sa Ama na batid nilang siya ang nakakakita. Kung magkagayon at gayon nga ang ginagawa ng sinumang tapat na anak niya, hindi kaya ang kaaliway dumatal sa Kanya upang sa gayong Kanyang ginawa, mapatotohanan ng Ama siyang hinandugan, siyang ginawaran upang mapakitang tapat siya sa tuwina. Mga minamahal, ginawan ka ba ng hindi tama ng iyong kapwa? Makalalaya ka rin, anak. Sapagkat maliwanag anumang ginawa sa iyo ng lihim, walang nalihim samang saksi sa iyong kaganapan. Na walang pinagkaiba sa taong namamalimos nang inabutan siya kusing man ang tinanggap ay nagpasalamat. At yung pagpapasalamat niyang matwid at tapat, narinig ng Ama. At kung mabait din at totoo ang naglimos sa kanya, nang dahil nasiyahan ang nilimusan, iyaong nagbigay ay nasiyahan din at may pagmamahal, pinakinggan ng isang walang kakwenta-kwentang tao sa pananay ng kapwa niya. Sapagkat sa pananaw nila ay manlilimos lamang, walang silbi sa sanlibutan. Isang hamak na nila lang. Subalit nang dahil sa kanyang kamangmangan at kabutihan ng kalooban, may katalinuhan siyang binigay at pinahagi ang Ama upang maidulog siya ang mga taong sa kanya'y tapat sa tuwina. Mga minamahal, huwag niyong hamakin ang kapwa niyo. Ang kakayahan nila'y hindi ninyong kakayahan, subalit kung minsan kung sino yung walang kakayahan, siyang kinalulugdan ng Ama. Sapagkat hindi sa kakayahan nila doon siya sumuri, kundi sa tunay nilang kalooban. Alalaumbaga, ang katapatan ay hindi masasabi ng bibig, kundi ang nangungusap ay ang kalooban. At ang nakalilirip ay walang dilit iba ang malamang, kaya't saksi siya sa lahat ng kaganapan. Kaya't kung pinaluha man ang kanyang mga anak na totoo, at nakatikim man sila ng sakit at dusa, upang patotohanan lamang niya, mga anak na tapat sa akin, ang kinamtan nyo'y papawiin ko, ipaparam ko sa takdang araw, yaon ang gantimpala ko sa mabuting ginawa nyo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, alalaumbaga, yaon ang katotohanan. Kung mabuti ang ginawa mo, nagdusa ka man tao, isang araw Ama mong nakakita at saksi sa kabutihan mo, siyang nagpalayang totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Isasakdal ka ba ng Ama mo kung wala kang sala at ang paratang sa iyo'y di ganap at totoo? Taong kapwa mo'y may sakdal ka ng labis at lubos, amang saksi sa katapatan mo'y di kaloloobing mawarak at wasakin ang kapwa mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mapalad ka, anak. Kung sa oras na ito'y gigisingin mong ganap ang iyong diwa, lahat ng kaganapan sa iyong madilim na nakaraan, aking papawiin at ika'y tatanglawan. Sumainyo ang kapayapaan, ganang kunching nakatauhay dito sa sambitin, ganang di nyo nasilayan ang nagturan, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong paghahari at kamtin nyo sa puso nyo na matapat. Sapagkat kundi tapat ang puso nyo, hindi malalapat ang matapat na sa inyo'y naghahandog. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramenayahanam. Nekaramenayahanam. Nekaramanayahana. Buhay bang Ama?
Buhay bang Ama? Paano kaya maunawaan ng tao ang katotohanan? Paano kaya mararamdaman ng tao ang katapatan ng Ama? Paano nga? Mapalad ka. Ang bawat pag-aalipusta may hangganan. Magpapakatinang inyong lalamunan. Kaya nyo bang gawin yan? Maliban, hindi mo kayang pakatihin yan, kaya mo saktan yan, dudukitin mo at gagalawin. Ngunit ang bumuhay sa inyo, kaya niya yung pakatihin. Kaya niyang sidlan kung anong nararapat para mga tiyan. Ngunit, patototohanan din niya, kung siya ang nagbigay, kaya niya rin alisin. Kaya't nasa mid ka man, nang lumagok ka ng tubig na kanyang hinandog, nawala ang pangangatit pagkasamid mo'y naparam. Ano ba ang ibig kong ituran, mga minamahal? Niloob ba ng Ama na may maganap sa buhay niyo? Sadya na ito'y niloloob niya upang mapakita niya na may magagawa siya. Kung walang magaganap sa buhay niyo, anong patutoong may gagawin siya? Kung walang kaganapan, anong patutoong buhay siya? Subalit, hindi lahat ng kaganapan ginusto niya. Kaya't kung hindi mo naman ginusto ang naganap sa buhay mo, lumaban ka! At ang panlaban mo'y Ama, ang kalasag mo'y siya, ang tapang at tibay mo'y walang iba. Siya lamang ang tanggapin mo. Lahat kakayanin mo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Yan ang gawin mo, anak ko. Tumitig ka at huwag kukura. Nang sa gayo'y makita mo ang liwanag at isipan mo'y mabuksang ganap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Huwag kayong maging makasarili. Ang inaalala nyo lamang ang naganap sa buhay nyo. Subalit ang mga nagmamahal at kaakibat ng mga ginagampanan nyo'y katotohanan at katapatan ng dulot siya ay walang dilit aba. Sa pananaw nyo'y Ama't Espiritu niya ay di nyo makita at madama. Kaya nga, kung di nyo aalalahanin ang sarili nyo at aalalahanin nyo'y Ama, di matitigmak ng luha ang inyong mga mata, di masusugatan ang inyong kalooban, di matitirikan ng tinik ang inyong puso, at di kayo masasaktang ganap. Sapagkat ang Ama ang siyang tapat, totoo sa lahat. Kaya kanyang patatagin, kaya kanyang bigkisin sa kanyang bisig upang malukip-kipin. Kaya kanyang pagliwanagin, kaya kanyang patapangin, kaya kanyang aliwin, kaya kanyang isadsad, kaya kanyang magtagumpay. Lahat ay kaya niya. Walang hindi siya makakaya. Kaya nga, kung sa oras na ito, sa ikatlong araw mo, ganap mong kinanta ng salita't aral ko, magliliwanag kang totoo, anak na mahal ko. Sumayin niyong kapayapaan, di mo kailangan ng gamot. Wala kang dapat lagukin sapagkat wala kang sakit. Ang kailangan mo'y tumanggap ang iyong isip at makadamang iyong puso sa aking handog. Sa gayon, higit pa sa iyong kinamtan na hirap at sakit ang umaatikabong galak sa iyong sasapiting dibdib. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan.
Kung walang salita, ano ang gawa? Kung walang gawa, ano ang nagwika? Yamang may salita at gawa, buhay ang nagwika. At ang buhay na tumanggap, na buhay din sa kanyang ganap, ang bumuhay na tapat. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, huwag kang maging bingit bulag nang ika'y makakamit ng marapat. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong ganap, sapagkat ang layon ko'y kaaliwan ang tamasahin niyo at maging matatag kayong anak na sa buhay niyo'y lumabang ganap. Sapagkat kung may dilim, may liwanag. Kung may lumbay, may kagalakan. Kung may hirap, may ginhawa. Kung may pait, mayroong tamis. Kung mayroong hirap, huwag niyong sabihin, hindi ko na kaya. Sapagkat ang Ama, kayang-kaya niya kayong itighaw at iginhawa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nagkaramanayahanang, nagkaramanayahanang, nagkaramanayahanang. Lilibakin ka't pagtatawanan ng kapwa mo sa mga sinasabi mong totoong pinadadatal at niluluwal mo. Subalit, pabayaan mong humamak kung sinong walang pangunawa. Ngunit ika'y matuwa't magalak kung tapat kang tumatanggap. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat walang hamak sa pananaw ng Ama, kundi ang mga anak niyang sutil at palalo. Subhalit ang mga anak niyang totoo tapat. Pagka aba-abamat mahirap, marangal pa rin sa kanyang pananaw at pagtanggap. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. O aking amang makapangyarihan, taglay mo ang lahat ng bagay. Dilim ng tao ay iyong hawiing ganap upang ang liwanag sa kanila ay matanggap. O aking amang nagdudulo ng sapat at ganap sa lahat, tunay kang nakaabot kung sanda ko nasa. Naririto inalipin na anak mo, palayain mo siya. O aking amang mapagmahal, mapagkalinga, walang hanggan, walang maliw ang iyong pagmamahal. Tulad ng di marapat na kanila ay kamting lahat, yung kasalanang di dapat at di mo ninanasang ganap. Ang hangin ay patuloy na iyong pinalalangkap, subalit ang sayo'y hindi makatupad. Di nila mawawa ang ganap, ang sa iyo'y marapat na mailahat. O aking amang sa pinaay ganap, walang nasa't walang dapat na sa iyo ay tumanggap. Kung di ang sa iyong mga anak na marapat na sinidlan mo ng sentido at kumon pag-iisip na ganap, kaya't ang wika mo, maglayon nga kayo. At kung ako'y madarama, gagawad ko sa inyo ang tapat kong pangako kay Abraham. Lahat ng dako at sulo, maaabot kong ang lahat. Kaya't sa puso nyo't utak, ako'y ganap na matanggap. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may matay
ay magliwanag. Walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauuna ang may pandama. Nakadama siya. Nekarameneya hana. Nekarameneya hana. Nekarameneya hana. Tandaan ninyo, kung ang timbangang mandaraya makalusot man ng ilang panahon, kapag ito ay natukal, siya'y mapapahiya. Ano ba ang ibig kong itura? Walang kasalanan at kasama ang ginagawa na di mababatid ng amang dakila. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Niloob na sa inyo'y ipangusap ng paawit, at ang paawit na palikwad-likwad upang inyong maarok-mataro kung paano ito tinutupad. Tao, magnilay, magbulay, magtanto kayong lubos. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Paano po ba siya tapat at totoo sa inyo? May nagagawa po ba siyang mabuti sa inyo? Ay, kay buti nga naman niya. Paano kaya natatanto ng mga anak niya? Hindi ba ang pag-inom natin sa saro ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay nating pinagpirapiraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Tinanggap mo ba ang anak? Nakibahagi ka bang tumanggap? Kung magkagayon, makaaliw sa iyo ang tinanggap mo. Huwag makapighati, kundi makasaya. Mahal na mahal ko kayo, sapagkat sinisigurado niya kung paano mo tinanggap yaon, may sasadyan mo rin, may uhulagpus mo, mapagtatagumpayan mo. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang patutong tapat kang tumanggap, totoo kang tumanggap. Kaya, kung tapat at totoo kang tumanggap, Ama ang kaakibat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kung magkagayon at totoo tapat siya, kahirap magpaliwanag, ano po, sa mga bingi. Kahirap magpakita sa mga bulag. May mga tatak kayo ng, ay yung iba, ay mamaya ako na eka tatanggalin to hanggang matulog ako, hindi ko tatanggalin. Ano ba? Anong connection yan sa buhay nyo? Po. Para makita, may abo ka, nagsimba ka. Kung hindi mo naman tinanggap yung naging daan, kaya may ganyan ka eh. Anong kwenta? At ang nakatatak sa puso mo'y iba, may silbi ba yan? Naku, ang tao nga naman, pakitang puri. Yan ang tinatawag na napakalakas ng liberdura ni Herodes at ng Pariseo sa tao. Buhay ba ang Ama? Eh kahit wala nang makakita sa inyong nagsimba kayo,
At kahit wala nang makakitang nagdadasal kayo, ang Diyos Ama lang ang makakitang tapat totoo kayo, masaya na dapat ang puso nyo, di ba ga? Ngunit, maganda at mabuti, binigyan nyo ng pansin at pagpapahalaga. Ngunit hindi lamang sa gayong pamamaraan, marapat pati puso nyo'y kasama. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. At kung totoo kayong tumanggap, wala na dito yung nararamdaman nyong hindi dapat. Kaya kahit kaninong kapwa nyo, kayo'y makakaharap, makakapagtungo, makakatawa, at magagala. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Yamang kayo'y nag-aaral at nagahanap ng totoo, makamtanawa ninyo itong tinuturan ko. Matantunawa ninyo yaong pinasambit na tao lamang ang bibig na ginamit. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, puso ninyo'y gawin yung marapat. Kayong lahat ay tatanggap sa kalooban ng Ama na nais niyang kayo'y sa tuwina'y nagagalak, hindi namimighati, hindi nalulumbay, hindi naninimdim, kundi nagagalak at nagmamahal at nararamdaman ito ng mga anak niyang siya ang nakatimo sa puso. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Kung magkagayon, tapat at totoo siya, kaya't maliwanag ang tinuran niya. Sambitin ko man ang sambitin sa inyong mga katagang sa inyo'y binabasa at pinag-aaralan sa banal na aklat. Hindi naman ninyo mawawa ang ganap, anong silbit, anong kahulugan. Kaya tumanggap muna kayo upang mawawaan nyo. Huwag kayong mga tuwiran at magdahilan. Batid lahat ng amang inyong dahilan at katwiran bilang tao. Kilalang kilala niya ang lahat sa inyong mga anak niya. Kaya't ang matwid sa kanyang pananaw, sa tuwin ay maligaya, pusong taglay, bagamat may pinagdaraanan sila. Sapagkat yaon ang patutoo, amang kaaliwan ng bawat isa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Makakalimutan mo ang lahat. Ama ang itatak mo sa puso't salita niya'y ikintal mong ganap. Sa isip, sa salita, at sa gawa, sambahin sa katotohanan at katapatan. Mahal na mahal ko kayo. Walang taong makatutupad nito at makagaganap. Subalit siya o ng patutuo, nasa espiritu kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Halimbawa, kumain ka ng mapait, ano? Tapos pinakain ka ng matamis. Eh, ang lagi mo pang inaalala yung, ano ba yung nakain kong mapait na yun? Hindi ko, Eka, malimutan sa isip ko. Kapait niya talaga, Eka. Eh, matamis na nalalasahan niya, mapait pa rin ang iniisip niya. Makakalimot ba siya sa pait niyang nalasap? Hindi. Maging matalino kayo. Aba. Ibang
Iba. 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 Ano ang naiba pati sa sisidlan niya? Yan ang totoong ganyan ang ama. Hindi ngayon araw-araw ganyan na lamang anak niya. Pagkat isang araw may magagawa siya. Halina kayo mga minamahal. Magnilay at magbulay. Magtanto na tuwiran. Sa isip ay inyong kamtan. Mga mabubuting aral niya na siyang inyong ganap pagbulayan. Upang matanto niyo may magagawa siya. Manalig kang anak na minamahal niya. Halina kayo mga minamahal. Magnilay at magbulay. Magtanto na tuwiran. Kung ang mga kinakain nasasangkapan niyo ng pampasara, ganyan din ang buhay niyong alay. Mapibigay ng ama sa inyong dapat upang kayo'y masidla ng galang. Halina kayo mga minamahal. Magnilay at magbulay. Magtanto na tuwiran. Amay inyo ng pakinggan. Natala sa isipan mga marapat niyong kamtan. Upang puso niyo'y bahaginan ng tunay na kagalakan. O taong kanyang mga minamahal. Magnilay kayo at magbulay. Ay nakarinig. Aba, ano ang naiba? Aba. Aba. Isang mainit at isang malagkit, matamis at malinamnam. Pinagsama ang sarap, linamnam at tamis. Buhay bang ama! Tandaan ninyo, may mga kaganapang pinatutupad ang ama upang ikaw na nasa espiritong anak niya ay makita niya ng sadya kung totoo ka na siya ang nasa sayo at pagkatao. Kaya naman, kapag marunong kang magsuri at pinabatid niya sa iyo kung bakit at bakit at bakit pa, sabi mo na lamang, ganun pala. Salamat sa iyo, Ama, sa pinatupad mo. Kung hindi, di ko nga naaro na abot ang iyong nasa. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumayin niyong kapayapaan. Yan ang totoong tumatanggap sa Espiritu. Nakapagtatanto, nakapagbubulay, nakapagninilay, hindi ng kanyang sariling isip, sapagkat kung sariling pag-iisip mo, mahirapan ka, mababaliw ka. Buhay bang Ama! Subalit, kapag ang nagnilay sa iyo ay ang espiritong nasa sa iyo, wala rin isisilid ng ganito. Si ano, si ganyan, si ganyan, si ganon, si ganyan, si ganyan. Hindi siya ganon. Sapagkat di siya mapanira, ang ama'y nagpapabuti ng masama. At ang ama'y nagbubuo ng wasak. Ang ama'y nagpapasarap sa walang sarap na buhay. Kaya't hindi niya isisilid sa isip ng tawang si ganon, si ganyan, si ganito, si ganoon. Anong sisilid niya? Anak, magpatawad ka. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Batino na sila kung sa paghahandog at pag-aalay may pagbabago ng mga binabahagi sa inyong mga pinakakain, gayon din ang mga pamamaraan. Alam kong may magagawa ang ama. Pag di ka pa nakinig anak, kawawa ka. Kailangan kang dalhin sana. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka kainin mo yan,
naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Baka winig ka niya, manalig ka na. Bawat alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winig ka niya, manalig. Bawat araw ako sa inyo may nakalang mayroon. Ang Ama, alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winig ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo, nako baka mayroon alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winig ka niya, manalig ka na. Bawat araw, baka pumutok po ito. Sige, siguradong puputok yan pag hinagis. Sige, pamigay niyo. Mayroong maganda. Aking mga minamahal, mayroong maganda mangyayari sa inyo. Kainin mo yan. Ano? Jessica, gusto kita sampalin eh. Mama, gising ka. Ha? Gising! Gising ka, anak. Hindi pwedeng matulog ka. Gising! Gising! Kainin mo ito, ha? Kainin mo ito. Hindi ka dapat matulog. Matulog ang iyong isip kapag kailangan matulog. Subalit, hindi dapat patulugin mo sa kawalan. Naunawaan mo ba? Jessica, naririnig mo? Naririnig mo? Kailangan gumising ka. Sapagkat may naghihintay pa sa'yo na mas maganda. Naunawaan mo ba? Naunawaan mo? Naunawaan mo? Alam mo yan. Sige, kainin mo yan, anak.
ikaw? Kumusta? Para? Di kita binabawalan kahit anong gusto mong lagukin damot. Ang sasabihin ko lang sa'yo, itala mo sa isip mo, wala ka sakit. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Ang tao, binibigyan ng sakit ang sarili. Kapag kayo mismo ang nagbigay ng sakit sa sarili nyo, salamat sa ama, kayo ang may sala. Buhay ba ang ama? Tayo. No, lakad. Teka muna, pahinga ka muna. Hingang malalim. Hingang malalim. Hingang malalim. Tulong. Lakad. Sa isip at sa damdamin mo, kailangan panindigan mong lalakas at tibay muli ang iyong mga paa. Sige. Galaw-galaw mo yung kamay mo. Sige. Ganito ang paggalaw, hindi sabay. Para ka naglalakad dyan, ganyan. Tulong. Kung bilang kunching, hindi ka gaganyanin, igagalang ka niyan. Sasabihin niya sa'yo, po, po, po. Sige po. Subalit, bilang katauhan, hindi mo nakikita kung paano. Tahimik mo na yung kamay mo. Umakbang ka na lang muna. Sige, diretso. Upo ka. Tayo. Tatakbo ka na. Kailangang umunat muna ang mga tumigas. Eh, nagpapalakad ka pala po, Kunching. Bakit ako hindi mo papalakari? Sino nagsabi si Kunching na nagpapalakad sa inyo? Sige. Ang sabi ko, sige lang. Pero hindi ko sinabing hakbang. Oh, sige. Hakbang. Lakad. Lakad. Kaya mong maging mabilis? Kaya mo bang ibilis? Hindi mo kaya. Iwanan kita. Sige. Ikot. Sige. Yung lakad na nagja-jogging, tingnan ko nga. Sige. Sige, lakad na nagja-jogging. Ano sasabihin mo sa kanila? Laban tayo. Ano sasabihin mo sa kanila? Ano sasabihin mo? Paliksahan tayo. Maghabulan tayo. Baka pag nakamotor na ako ni Rie, eh, nalimutan ko na yung paligi. Balik.
Sige, balik. Ayaw mo bang umalis sa wheelchair? Gusto mo ba lagi naka-wheelchair? Upo ka dito. Kaya mo? Sige. Tingnan nga natin kung kaya mo nang kontrolin kapag nakaupo. Aba! Di ka na pala ha? Mayabang ka na ngayon! Buhay ba, mama? Buhay ba, mama? Ang buhay, ang buhay. Tulad ng isang awit lamang. O, alam mo ba na magkakaganyan ka? Pumasok ba sa isip mo na magkakaganyan ka? Ha, alam mo? Alam mo ba na magkakaganyan ka? Hindi mo alam, di ba? Ang alam mo, nakamotor ka, no? Pero hindi mo na alam na gano'n ang nangyari sa'yo, no? Sa makatwid, wala nga nakakaalam, eh. Kaya anong dapat gawin ng tao? Alamin ang katotohanan. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Kaya't sa tuwi na magnilay ka, anak, gawin mong masaya ang bawat araw mo. Kalimutan na ang lahat-lahat. Tumitig ka nga sa kanya. Sino ba ire? Sino siya? Sino siya? Anong pangalan niya? Ha? Sige nga, anak. Huwag mong tingnan niyan. Ang tingnan mo, anak, ire. Siya. Anong pangalan niya? Makinig ka. Makinig ka, Jessica. Sino siya? Jessica, huwag mong tingnan ito. Ang tingnan mo siya. Sino siya? Sino siya? Magsalita ka. Sino daw siya? Mga minamahal, paano ka ba magiging masaya kung lagi kang may umaagaw sa isip mo na dapat ay maging masaya ka? Ngunit paano mangyayari ang wag manaig siya? Nandyan ang Ama. Buhay siya. Alalahanin mo, siya ang nagbigay buhay sa'yo. Kaya kayo, huwag kayo nagmamadali sa mga pangarap nyo. Magkaroon kayo ng mga aral. Magkaroon kayo ng pagninilay. Maraming tao, ang gusto lang ay ang sarili nila, ang makinabang. Subalit walang pakialam sa kapwa nila, masasaktan at masasakitan. Kapag natagpuan nyo mga ganong uring tao, wala kayong panlaban kundi Ama. Kaya tinatanim ng Ama ang kanyang mga aral at salita at ang pandama na gusto niyang mapadama sa inyo upang ito ang inyong kalasag, ito ang inyong sandigan sa inyong kagipitan, sa inyong kahinaan, sa inyong kaguluhan. Sandata niyong hindi kayang agawin ng sinuman. Nasa isip niyo lamang yaon at nasa damdamin niyo. Walang makakakuha niyan. Kaya't oras ng Ama ang siyang nararamdaman nito, tatandaan niyo, siya ang inyong lakas at buhay. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian,
kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso niyo. Matigib ka ng kasiyahan ng tunay na unawa kung papaano kayo magiging ganap sa pananaw ng Ama. Kung papaano kayo magiging tunay na anak matatawag. Anak na totoo, anak na tapat, anak na umaasa, nananalig sa Kanya. Anak na di nawawalan ng pagtitiwala. May magagawa siya. Pagpalain kayo. Nekaramanayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Mabuti pa si Pogi, Di po ba ang bait ng Diyos, ano? Gusto niyo po bang maramdaman niyo talaga ang Diyos? Kahit ano pong ginagawa niyo, kalimutan niyo lahat yan. At unahin niyo siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tandaan po ninyo, kapag pinahigit niyo siya, talagang sasabihin mo, mahina ako pero bakit nakaya ko? Dahil nasa sa iyo siya. Bakit ganun? Palagay ko hindi ko kaya, nanlalambot ako, pero bakit napalakas niya ako? Dahil nasa sa iyo siya. Bakit ganun? Karami kong dinadala, bakit parang di ko nararamdaman ang dinadala ko? Dahil suma sa iyo siya. Bakit ganun? Ang dami kong ginagawa, ba't di ako napapagod? Dahil suma sa iyo siya. Bakit ganun ang ginagawa nila sa akin? Bakit di ako magalit? Dahil nasa sa iyo siya. Iyan ang pawang katotohanan. Kapag suma sa iyo siya, ang hindi mo alam na kayang ipaliwanag, siya'y alam niyang lahat. Kaya't sa inyo lahat, pagpalain kayong ganap. Nekaramanayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Tayo na! May gawain po mamaya. Kung gusto,